Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo uli? Napakabilis pong natapos uli ang isang linggo at tayo naririto pong muli at magkakada upang palad upang minsan pa ay sumagot sa mga tanong na base po sa mga interes na kinakaharap ng mga anak ng Diyos sa bawat araw. Ako po'y natutuwa sapagkat muli ay nagpaunlak po kayo ng pagkakataon upang masundan ang mga aralin na amin pong ipinopost sa Facebook account at maging sa aming YouTube channel. Napakaganda po nung isang tanong na ibinigay po ngayon ng isa naming mga kapatiran at ito naman po ang ating sasagutin ngayon. At marahil ito ang isang bagay na hindi pinagkahandaan po ng marami. Kaya mahalaga na tignan natin kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos tungkol po sa paksang ating pag-aaralan ngayon. Meron po isang tanong na ating pag-aralan. Ito po nga ay, kung mamamatay ka bukas, anong gagawin mo ngayon? Naku po, nakakatakot naman po pala yung tanong. Eh bakit naman po pastor, ang daming tanong, bakit naman po yung tungkol sa kamatayan? Alam niyo po kasi minsan hindi po natin naisip pagandahan ang mga bagay na ito. Mahalaga pong ating bigyan pansin sa ngayon upang makita natin sapagkat marami pong mga tao ang hindi naghahanda tungkol po sa kanilang kamatayan. Mapapansin niyo po sa picture na nasa ating slide ay sa sandali na ikaw ay lilisan sa daigdig na ito, tila parang isang sugal ang iyong buhay. Lalo po para sa iba, hindi nila alam kung saan sila pupunta matapos na sila ay mamatay. Titignan po natin. Para po doon sa mga advanced na mga nag-aaral po ng mga Bible study, ang paksa po ay basic lang para po sa ating mga kapatid upang maunawaan ang mahalagang paksang itong ating bibigyan pansin ngayon. May isang talata po kung babasahin dito po sa aklat ng Hebreo, kabanatang 9 na may talatang 27. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So, ibig sabihin po na ang lahat po ng tao ay itinakda po ng Diyos sa kanya-kanyang panahon ng kamatayan. Alam niyo po kasi ang buhay natin ay parang isang sweet sa kamay ng Diyos. Siya po ang may pasya kaya tayo nabubuhay sa daigdig. At kapag naman natapos na po yung purpose ng ating buhay o dili kaya naman ay hindi natin to ginawa, ay maaari niyang kunin ang ating buhay. Ito nga po sa larawan, minsan saka lang po natin naiisip na mahalaga ang paksa na ito kapag dumarating na tayo sa panahon kung saan po ay haharap tayo sa kanya-kanya nating kamatayan. So, napansin ko na marami po sa mga tao ay hindi po nagbibigay ng pansin sa issue po na pinag-aaralan natin ngayon. Kaya mahalaga po na tignan natin kung ano po ang sinabi ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang kamatayan ang siyang naghihiwalay sa ating espiritu. Dito po sa Santiago chapter 2, verse 26a, ang sabi po dyan ay ganito, patay ang katawang walang espiritu. Mapapansin nyo, nang nilikha ng Panginoon si Adan mula sa alabok, wala pa po yung hininga. At siya po ay isang katawan, subalit siya po ay binigyan po ng hininga o walang iba kundi yan ang espiritu mula sa Panginoon. Kaya po siya naging isang living soul. Pero ang mga ito po ay hindi po natin binigyan po ng pag-aaral, maari sa mga nakaraan. Pero mahalaga na bigyan po natin ng pansin sapagkat ang atin pong kakapuntahan matapos po ang buhay sa daigdig na ito ay mahalaga nating matukoy sapagkat marami pong mga tao ang hindi naniniwala sa afterlife. Kaya nga po titignan natin ayon po sa sinabi ng Panginoon sa aklat ng mga ngaral, chapter 12, verse 7 ay ganito po ang sinasabi. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Sa sandali po ng kamatayan, ayon po sa ating talatang binasa, na ang ating katawang lupa ay babalik po sa alabok. At pagkaraan naman ng kanyang hininga, walang iba kundi ang kanyang espiritu, ay babalik po sa Diyos na may bigay nito. Kaya mapapansin ninyo na sa sandali ng kamatayan ay humihiwalay ang espiritong kaluluwan isang tao sa kanyang katawan. At ito ay babalik sa Diyos, ayon po sa talatang ating binasa. Death means separation. Yan po ang ibig sabihin dyan. Mamaya titignan po natin yung sa issue ng si Adan at si Eva nagkasala sa Hardin ng Eden. Hindi po ninanais ng Panginoon na ang mga tao ay mamatay ng walang kabuluhan dito sa daigdig. Pero mahalaga na makita natin na ang katuparan ng kalooban ng Diyos para sa atin ay nakasalalay sa ating pagtutuon ng pansin sa kanyang salita upang makita natin kung ano po ang direksyon ng buhay habang tayo'y nabubuhay sa daigdig na to. Dito po sa aklat ng Awit, 146 at talatang 4 ay ganito po ang sinabi. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, kahit anong plano nila'y natatapos.
So lahat po ng bagay na may kinalaman sa ating buhay dito sa lupa, natatapos sa sandali po ng ating kamatayan. And beside, hindi naman po natin madadala ang lahat na ating inipon dito. Ito'y nauuko lamang sa daigdig na ito. Kaya nga po nakakalungkot, marami mga tao nagbibigay ng pansin sa kanilang sarili, subalit nakalimutan nila ang pinakamahalagang bagay. Iyon ay ang pagbabalik ng buhay na siyang hiram lamang sa Diyos. Kaya nga po mahalaga nating tignan, nakalimutan ko lang po ilagay isang verse na nakalagay sa 1 Timoteo chapter 6 verse 7. Sabi doon, dumating tayong walang dala sa daigdig na ito at aalis din tayong walang dala. Kung wala tayong dala, ano ang buhay pagkatapos po dito sa daigdig? Kaya mahalaga po sagutin natin ang tanong na yan at tignan din po natin kung ano naman ang sinabi ni Pablo ukol sa kanyang sarili ng panahong siya ay nabubuhay pa sa daigdig at naglilingkod sa Panginoon. Dito po sa aklat ng Korinto, 2 Corinthians chapter 5:8, ay ganito po ang sinabi. Na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Ulitin ko po, tingnan ninyo ang sabi ni Pablo. Ibig pa nga niya na mawala sa katawan, ibig sabihin yung kanyang espiritu ay lumisan. Sabi natin, death means separation, at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Ang ganda po nung sinabi niya, ano? Siguro naman kung ano man ang desire ng tao ay higit sa lahat ay ang makapiling na ang Panginoon sapagkat walang kasing payapa, kaligayahan sa piling ng Amang nasa langit. Kaya nga mahalaga po na tingnan natin kung ano po ang ating kakapuntahan sa sandaling tayo ay lumisan sa daigdig na ito. Kaya mahalaga po mga kapatid, mga kaibigan, na inyo pong silipin ang inyong sarili sa salamin ng buhay. At tignan po natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos ukol sa ating buhay sa hinaharap. Kaya kung kayo binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magsisi ng kasalanan at manumbalik loob sa Diyos, ay gawin po nyo at huwag kayo magpapaliban sapagkat ayaw ng Panginoon ng mga taong nag-aatubili, bagkus mas nais niya na ang lahat ay lumapit at maligtas sa pamamagitan ni Kristo. Tingnan nyo po na ang kamatayan ay isang bagay na lahat ay ating pagdadaanan, pero sa sinabi ng Panginoon na bagaman tayo mamamatay sa huling yugto ng Panginoon dito sa daigdig pagdating niya, ay muli po tayong bubuhayin. Dito po sa Juan kabanatang 11 talatang 25 hanggang 26, ganito po ang sabi dito. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. So ayon po sa salita ng Panginoon, ang sino mang nananalig sa kanya, na bagaman datnanan ng kamatayan bago ang kanyang muling pagbabalik, ay bubuhayin mula sa mga patay. Kaya napakahalaga po nakita natin na ang mga taong na kay Kristo ay may pag-asa para po sa kabila. Alam po natin ang mga paksang ito ay sadyang mahalaga upang makita natin ang ating sarili. Isa pa pong talata, sabi nga dito sa ikalawang Korinto, kabanatang 5 na may talatang 8. Ganito po ang sabi. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Nakita niyo po, napakaganda po ng sinabi ni Pablo. Mas gusto na nga niyang lumisan sa katawang ito upang makapiling ang ating Diyos. Kasi wala na nga po kasing ligaya sa piling ng Amang nasa langit sa panahong tayo ay lilisan mula sa ating katawan at tayo ay pararapo sa dakong dapat nating kalagyan. Isa pa pong talata, Ezekiel kabanatang 18, talatang 32. Ganito po ang sinabi rito. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya't magpakabuti na kayo upang mabuhay. So kung ang Diyos ang tatanungin, makabubuting piliin nating maging mabuti sa kanyang paningin upang tayo ay mabuhay. Sapagkat hindi nais ng Panginoon na ang sinuman ay mamatay. Pero alam niyo po ba na ang mga naglilingkod sa Diyos ay sadyang napakahalaga ng kanilang magiging kamatayan sapagkat sila inaaring mabuti at ito ay isang parang accomplishment o isang graduation sa isang taong tapat na naglilingkod sa Diyos. Tingnan niyo po ang sabi sa aklat ng Awit, kabanatang 116 at talatang 15. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banat. Tingnan niyo po ano, ang mga taong nabuhay ng tapat na naglingkod sa Panginoon, mahalaga sa kanyang paningin ang kanilang kamatayan. So may value po pala ang death sa paningin ng Diyos kapag tayo lilisan sa daigdig na ito, kapag tayo nakatupad ng kanyang kalooban. So
Inanais po ng marami ang ma-experience ang presence ng Diyos. Pero ang nakalulungkot dala po ng mga kaagaw pansin ng ating buhay ay tayo po ay nakakalimot. Kaya mahalaga po na hindi po natin kakalimutan na ang buhay ay sadyang pahiram lang dito sa lupa. Kaya bigyan naman natin ng pansin ang mga bagay na nauukol sa Diyos. Tingnan nyo nga po, kasi nga nung si Adan at si Eva ay nagkasala, ay sinabi sa kanila na kapag kinain nila ang bunga na yon ay tiyak na sila'y mamamatay. Basahin po natin ano, dito po sa Genesis, Kabanatang 2, talatang 16 hanggang 17. Sabi po ay, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. Nang magbigay po ng babala ang Panginoon, ay hindi nga nila maaring kainin sapagkat sila nga daw ay tunay na mamamatay. Mapapansin ninyo, pumasok sa eksena ang kaaway. At tinukso po si Eva at sinabi sa kanya na hindi raw totoong sila'y mamamatay sapagkat sa sandaling iyon ay kanin nila sila'y magiging katulad ng Diyos. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, nang aking pinag-aaralan ng paksang ito, noong una hindi ko ito maintindihan. Unang-una kasi nang sabihin ng Panginoon na si Adan at si Eva ay mamamatay sa sandaling kanilang kainin nito, ay nagkaroon ako ng katanungan. Kasi kinain po nila yung bunga na tukso po sila ni Satanas. Pero alam niyo po ba, naging tanong ko ay ganito, namatay po ba sila? Yun po ang unang tanong. Hindi po ba sila ay hindi namatay? Naging tanong ko din po, nagsinungaling kaya ang Diyos? Hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pawang katotohanan lamang. Ang pangatlo kong tanong, ano ang namatay sa kanila? Sabi natin kanina, death means separation. Kaya mahalagang sundan po natin sa paksang ito kung paano po natin matitiyak na mapangahawakan ang salita ng Diyos tungkol sa mga kinakaharap natin tungkol sa isyu ng buhay. Kaya nakita ko na ang kamatayan na tinukoy ng Diyos ay yung pagkakahiwalay nila Adan at ni Eva sa kanyang Diyos. Kaya nga po yun yung sinasabi doon sa Isaiah 59 verse 2 na ang inyong kasalanan ang naghihiwalay sa inyo sa inyong Diyos. Kaya hindi niya madinig ang inyong panalangin. So yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Pero alam niyo po ba na ang Panginoon ay namatay na sa krus ng Kalbaryo ay nilupig niya po ang kapangyarihan ng kasalanan ng kamatayan at ito ang kaaway na huling-huling kanyang lulupigin sa huling nung tong Panginoon ay nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. Tingnan po natin sa 1 Korinto kabanatang 15:26. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ayan. So yung kamatayan po ay lulupigin ng Panginoon. Kaya tayo na matagumpay na nakapamumuhay sa bawat araw sapagkat may pag-asa tayo sa ating Diyos sapagkat tayo iniligtas na ng banal na dugo ng ating Panginoong Yesus. At ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, ang siyang ating pinangahawakan na tayo makapamumuhay na matagumpay bawat araw sa tulong ng ating Diyos. Natanong nyo na po ba, saan kaya kayo pupunta pag kayo namatay? Nakatitiyak po ba kayo na kayo pupunta sa dako kung saan naroon ng Diyos? Sapagkat sinasabi po ng salita ng Diyos, na hindi po natin, kailangan po nating matiyak kung ang ating pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. Dito po sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 20, Talatang 11, ay ganito po ang sinabi. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa Aklat ng Buhay ay itinapon sa lawang apoy. Yun, ako nakakatakot pala, no? Kapag hindi mo pala natitiyak na ang iyong pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay, ay ibubulid ka sa impyerno. So alam po natin, para lang po yan tayo pumasok dito sa Vancouver, nang tayo galing ng Pilipinas. Kapag tayo humarap sa immigration, kukunin po ang mga dokumento at hahanapin nila sa kanilang system kung ang pangalan natin ay nakasulat o nakatala doon. Kapag ang pangalan mo ay nakatala doon, ay makakapasok ka ng Canada. Pero kung hindi naman nakatala, ay maaaring i-deport ka. Parang ganito din po ang nakikita ko na anyo ng mga taong hindi nakatitiyak ng buhay kapag ang pangalan nila hindi nakita doon sa Aklat ng Buhay ay ibubulid sa apoy na impyerno. Ang tanong po natin, kung mamamatay ka bukas, ano ang gagawin mo ngayon? Kapatid, dinahamon kita. Gumawa ka ng isang pasyang manumbalik loob sa Diyos at gawin mo na sundin ang kanyang utos at tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Ito ang tanging paraan upang ikaw ay muling maibalik sa Diyos at maranasan na isang kaayayang buhay na kaloob na nagmumula sa ating Diyos. Pagpalain po kayo at harinawa ang ating paksang pinag-aralan ay sadyang maikli lang at alam ko na kayo po ay nabiyayaan ng mga talatang ating pinag-aralan ngayon.
Ang akin naman pong paanyaya ay sundan po ninyo kami sa aming mga pagsamba na makikita nyo ang address, ang contact number at oras ng aming pagsamba dito po sa ating screen. At ang dalangin ko po ay maranasan ninyo ang presensya ng Diyos at ang kagalakan na makaniig ang mga anak ng Diyos sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Harinawa, nabiyayaan po kayo ng pag-aaral na ito at sa susunod na linggo ay may mga susagutin pa rin tayong tanong. Kung kayo po'y may mga katanungan na nais po ninyong sagutin natin, pwede rin niyo pong iwanan ang inyong tanong sa comment section dito po at idagdag niyo po at atin po yan sasagutin sa ilan pong mga linggo na atin pong talakayan. Pagpalain po kayo at harinawa sa susunod na linggo ay makaniig kayong muli sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. God bless po.